Hi! Welcome back ulit sa ating channel. So, in this video, pag-uusapan natin or magbibigay tayo ng mga diskarte or ng mga tips kung paano ba tayo magkakapera ngayong lockdown. Kasi nga, di ba, ngayon is no work, no pay talaga tayo. So, wala tayong choice kundi humanap ng diskarte dahil hindi naman tayo pwedeng umasa lang sa ating gobyerno. Kasi alam naman natin, hindi lahat tayo masusuportahan o hindi for 1 month eh, mabibigay ng gobyerno yung ating pangangailangan. So, ngayon talagang mga panahon na ganito, nasusubok ang diskarte ng mga Pinoy. Tayo mga Pilipino, mga diskarte tayo, hindi tayo basta-basta nasuko sa mga ganyang pagsubok lamang. So, ito yung number one tips natin dyan. Food delivery, or ganito yun. Sinabi mo nga na magluto ka sa bahay ng mga pagkain, mga ulam, mga merienda, yung mga ganyan. Kasi marami talagang order niyan ngayon sa online dahil hindi lahat nakakalabas, hindi lahat nakakakain sa labas, di ba? Ay, yung iba naman ayaw naman nilang mag-take out na lang o ayaw na nga nilang lumabas kasi di ba maraming mga checkpoint, yung mga ganyan. So, hindi naman araw-araw pwede ka rin lumabas. So, alam ko, fog food, ang pinag-uusapan, padadaanin ka naman, palalabasin ka naman eh. So, yun. Magtinda ka online ng mga pagkain. I-offer mo online yung mga tinitinda mo. Lalo na kung masarap ka magluto, magaling ka magluto, hobby mo yung mga ganyan. So, gawin mo ngayon mga panahon ng ganito, di ba? I-offer mo yung servisyo mo sa kanila ng food. But make sure yung pagkain na gagawin mo, kailangan malinis at safe yan ha. Mag-gloves ka, mag-mask mula sa pag-prepare mo hanggang sa pag-deliver mo, dapat safe yung pagkain ng mga tao. Runner ka sa mga kapitbahay mo, i-offer mo yung servisyo mo sa kanila. So, hindi naman lahat namimili kasi hindi naman lahat may mga motor, may mga may sidecar, may mga service kasi dito sa amin bawal lang namamasada. So, ibig sabihin, puro private vehicle lang ang nakakalabas sa amin. O, kung meron ka namang sasakyan, lalo-lalo na kung may sidecar yung sasakyan mo, mag-offer ka ng servisyo sa mga kapitbahay mo. Pwede mo silang alukin na ikaw na lang ang bumili ng needs nila, di ba? Like medicine, like mag-grocery sila or mamamalengke sila. Kasi sobrang dami rin naman ng tao na mamalengke. So at least makabawas-bawas man lang sila sa mga taong lalabas, di ba? Kung isa na lang. Yun eh kung kaya mo, ha? Yung kayang-kaya mo lang, halimbawa sabi yung 3 katao, 4 na katao, kaya mong ipamili, go. Gawin mo, okay? So maraming ganyan, maraming kakagat dyan sa offer mo. Kasi syempre, kahit naman ako na to, kung may mag-offer naman sa akin na siya na lang bibili ng needs ko at bayaran ko na lang, same lang naman, mamamasahe ka, magpapagod ka. So, ganoon din naman yun, may isip din ng mga kapitbahay mo, tama rin naman yung offer mo. Okay? Basta huwag ka naman nanamantala, huwag mo na lang bibiglain ng bonggang-bonggang singil. Maging fair, patas ka sa isisingil mo sa kanila. Yung sa tingin mo, eh, tama lang para sa pagod mo. Okay? Magtinda ka ng mga fresh na ulam sa bahay gaya ng gulay, karne, isda, or mga lutong ulam sa bahay. Kasi nga, gaya na sabi ko, hindi lahat nakakapamili at hindi lahat masipag lumabas pa ng bahay, di ba? So pag yan, inilapit mo na sa kanila ang tindahan, inilapit mo na sa kanila ang palengke. Parang gano'n, mobile market ba'y tawag doon? Basta gano'n, ikaw, magtinda ka sa bahay mo. Yung mamamalengke mo, minsanan ka na lang bumili. Magtinda ka sa bahay ng mga ganyan, lutong ulam, mga fresh gaya ng gulay, yung mga basic needs, mga gulay, karne, isda, yung mga gano'n. Mga basic. Sibuyas, bawang, mga ganyan. Kung nandyan na yung palengke malapit sa akin, o diba, kung may magtitinda naman sa kapitbahay ko, why not to na lang? So, hindi naman siguro ginto yung presyo ng ititinda niya para hindi ko ma-afford. Ganun. Pwede yun ah. Ito yung ino-offer ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo sa mga taong willing lang na gawin to ha. Hindi to lahat. Hindi applicable to sa lahat. Okay? Doon lang sa mga tao na talagang gustong-gusto nilang kumita or dumiskarte ng pera ngayong naka-lockdown tayo.
ka ng store sa bahay mo. At least, di ba, kahit nasa bahay ka lang, kikita ka kahit paano. Kasi hindi, imposible yung walang bibili sa'yo. Sabi ko nga, so hindi lahat nakakalaba. So, mag-open ka ng store kung may malaki-laki ka rin naman pera, di ba? Go! Open mo, mag-open ka ng store. Marami kang maititinda dyan. Lalo lang sa panahon ngayon, hindi na magiging choosy ang mga tao sa kakainin. Madalas nga, dilata lang, di ba? Madalas, noodles lang din yung mga grillip sa atin. So, ayan, basic needs sa tinda mo, kape, asuka, limang mantika, ganyan. Okay? Mag-open ka ng sari-sari store mo dyan sa bahay. Hindi naman kailangan bonggahin mo yung i-open mong store. Yung tama lang ba? Yung kaya lang ng pera mo. Last option na lang to as a favor sa mga friends and kamag-anak mo. Diba? Sa mga relatives. Kasi hindi ito pwede maging first option eh. Dahil kung hihingi ka ng tulong, hindi naman araw-araw bibigyan ka ng mga yan. Kasi may mga sarili din silang pamilya at may sarili din silang pangangailangan. So, hindi nila masusustain yung pang-araw-araw na pangangailangan mo ng buong buwan na ibibigay nila sa'yo. Ito yung last option mo. Manghingi ka or mag-ask ka ng favors sa mga kaibigan mong nakaka-LLJ, mga nakakaluwag-luwag. So, yun. Kung wala ka na talagang option, yung panghuli na lang talaga, wala ka nang maisip. Yan. Pwede kang humingi ng tulong sa mga kamag-anak mo na pwede mo namang utangan, pwede mong, but make sure pag nangutang ka, babayaran mo yan ha, after ng crisis na to ha. Huwag mong kakalimutan ang utang mo, okay? Yan, yun yung sinasuggest ko, last, ano na lang yan, parang last favor na lang yan, yung sa mga kamag-anak. Kasi nga, hindi naman sa unang him, bibigyan ka pangalawa, bibigyan ka pangatlo, pang-apat, malamang hindi na kaya nilang magbigay sa'yo. Kasi nga, siyempre may mga pamilya din yan. At saka nakakahiya na yun, di ba? Ito yung pinaka-importante, huli at pinaka-importante sa lahat. Dapat matuto tayong mag-ipon ng mga emergency fund natin. Yan yung sinasabi na mag-ipon ka habang malakas ka, habang may kinikita ka, kahit papano 20-20 sa isang araw, ganyan. May ipon din yun eh, kahit malit na halaga lang. So, habang malakas kang kumita, habang may trabaho ka, dapat talaga mag-ipon ka. Huwag yung masobrang luho ka. Walang masama sa pag-iipon at pagtitipid paminsan-minsan. As long as hindi naman yung kalusugan mo. Diba? Yung mga extra-extra money mo na yan. Hindi mo naman kasi pwede sabihin na wala kang magiging extra kahit piso lang, barya lang yan. Meron yan eh. So, hindi importante kung magkanong halaga ang iipunin mo araw-araw, linggo-linggo, monthly. Ang importante, natututo ka at nagsisimula kang mag-ipon. So, pagdating na magandong crisis, di ba, may mahuhugot ka. Hindi like, nagtatrabaho ka, maluho ka, go, bili ka lang ng bili ng gusto mo. Hindi mo iniisip yung sa susunod na araw, yung sa hinaharap. Kasi, padalas mo sabihin, pag mamatay ka, di mo na madadala yung ipon mo eh. Diba? Hindi mo naman din alam kung kailan ka kukuhanin ng Diyos. So, ayan. Gaya nito, diba? Kung wala tayong ipon, so, paano tayo? Ang hirap dumiskarte ng pera pag bigla ang gantong crisis yung pagdating, diba? Dumarating yung bigla ang crisis. Wala ka agad-agad mahuhugot na pera kung wala kang naipon. Gaya na, aasa tayo sa gobyerno. Hindi tayo pwedeng umasa forever sa gobyerno. Alam naman natin na hindi tayo lahat masusuportahan ng gobyerno natin. Aminin na natin yan, no? Ang dami natin dito sa Pilipinas. Hindi ganun kaunlad. Yung ibang namumuno, hindi rin sila ganun katapat sa tungkulin nila. Instead na ibigay nila sa mga tao, kinikip-kip na lang nila sa kanilang sarili yung mga relief, di ba? So, hindi tayo pwedeng umasa sa gobyerno all the time. Kasi, bibigyan tayong tulong niya sa unang linggo, pangalawang linggo. Hindi naman natin alam kung forever ng lockdown tutulungan tayo ng mga yan. Kaya yan, pinaka-importante talaga yung may ipon tayo, pang-emergency. Diba? At least hindi tayo mamumroblema sa kakainin ng pamilya natin kung may nakatabi sana tayong pera. Okay, yun lang po yung 6 na diskarte or ng mga tips na pwedeng-pwede nating gawin para magkapera tayo ngayong lockdown. So, hindi ko sinasabi na applicable to sa lahat, pero karamihan pwede itong gawin. Karamihan sa atin magagawa itong diskarte na ito. Napakasimpleng bagay lang po na kaya natin itong gawin para magkapera lang tayo ngayong lockdown. Okay? So, yun lamang po. Good luck sa atin lahat at stay home and keep safe. Okay?